Good day, DZMJ. Now, finally, a divine intervention that the queen and the princess of the world meet each other, no other than Queen Maria Rufina, Hellen, Fatima, Panolino of the Rojava. Chusin mo lang. Good afternoon, everybody. I'm back to the DZMJ for mine. Maraming salamat. At ngayon, makikita natin ang dayang-dayang mag-indalan si Princess Leia. Maraming salamat. At finally, we will meet each other. And of course, with us is no other than Princess Lady Anne Sanibu. Assalamualaikum. Parang napanglakitaanap. Pag-alakitaan si Anne and to all the viewers. And I'm so thankful and I'm so glad that I meet you, my queen, because I've been looking for you. And this is Princess Lady Anne Indanan Sahidulla. You're looking for a long time now, yeah. Face to face. Seems I don't know what to say because I'm so happy and excited now. Hindi po hinanap yung daon and then now nakita ko ba. And I'm so grateful talaga really. Sana hindi lang ito. Para sa kabutihan ng aking bansa. Be with you all the time. That's right, the commitment that the princess is with the queen for the help, the same advocacy for the education of the poor people. Sa lahat ng mga tawso, Mag-Indanawans, Samal, lahat po tayo sa Islamic. Ang hinihiling po namin ni Princess is magkaisa na po. Huwag na nating papayaan ng ibang tao mangulo sa atin at huwag na tayo sasama sa mga tugang. Magkaisa tayo, napakayaman ang nakalang bansa, napakayaman ang nakapaso. Magkaisa na po. Eh, siyempre, I am native from Indanan. Alam mo, maganda sana ang kolosyon mo sa same province. Kaya lang, isa't kasi na sa nakikita ko, well, off the record na lang, na unang lang tayo sa yung attention na papabayaan. Ngayon, bilang prinsesa, bilang nanay, willing naman ako na tumulong now that I have another strength because I've met my beloved queen. Nakikita ko super bait ng queen. Nakikita ko her advocacy is also my advocacy too. So if you have the same things in common, I believe na talagang magkakaroon tayo ng kapayapaan because we are dedicated being a royal blood. So I hope sana at lahat ng nakakapanig ng aking interview ngayon, panahon na para we have to unite. Because I believe na alisin natin ang discrimination, ang inggitan, ang hindi magandang yung hitwaan. Dapat magkaisa na tayong lahat. Dahil wala din naman patutunuan. Hindi naman tayo maging bato dito sa mundong ito. Lahat naman tayo ay papunta yung sa lupa. Alisin natin lahat ang grabbing, ang corruption. Ngayon, ang nagpapadivide sa ating Pilipino, ngayon, hindi lang being a Muslim, but magkaisa na tayo ng Musliman o Christian. Iisa din ang ating lagi. Iisa din ang ating bansa. At tanda natin, isa lang ang ating Panginoon. Ngunit, iba-iba lang ang ating pagsasamba. At ngunit, dapat tayo lahat mag-respetuhan. Ngayon, huwag natin sabihin because Princess, Sultan, parehin din tayo lahat tao. Nag-claim by Allah. So, dapat pantay-pantay tayo lahat upang walang envy, walang inggitan. At maganda man siya yung pangit, well, nasa kanila yun. Kasi ganun talaga ang faith na ngunit, minsan may mga pangit ang ganda-ganda ng kanilang kalooban. Meron din naman maganda, ngunit pangit naman ang kalooban. And now we are here. Being mother, and being a queen, and the queen is the daughter is the princess. And now the queen has here,
ang ganda ng kanyang kalagatan. I think now, the time, kailangan natin ng pansin, especially at the Queen in the Senate. And syempre, work of two country to Philippines throughout the Philippines na yan. And your advice and your strength, binigyan mo na naman ako ng another step. Malakas na ako, lalo ako mumunta ang aking strength. So you see the magnificent aura from the Queen and the President. Yes. Dahil nakikita ko sa kanya, look at naman her aura. Good thinkies and smile. Mesmerizing. But so ibig sabihin, if you have that, you have the power. So we must be proud of us. We must be proud of who we are. So kailangan mag-try sa tayo lahat. Dapat kung ano ang advocacy natin, what we have, our advocacy is for the nation. So I think kailangan magtulungan tayo, mag-try sa tayo lahat at makinig kayo sa amin dahil hindi kami makamasasamang tao. We need to sacrifice the golden heart, and of course, we have also the golden voice. Dahil ang golden voice is really sabi nila, boses ng kapayapaan. Alam mo, when you have the softness, it's really mercenizing. Yung makikinig ka, totoo pala itong sinasabi. But, ano yung sinabi? It's really true. Hindi no, fake. Fake, remember that the true mistake is in you. Kung ano yun sa kalooban mo, pinalabas ng maganda, ang tono niya hindi maganda. But if it's true, from the heart, sasabihin ko, mahal na mahal ko kayo ng heart. O, diba? Ngunit i-present, mahal na mahal ko kayo ng heart. That's why now here, I'm so excited. Medyo alam ko na yun, ngunit there was an old man, Manji Hassan, explaining to me about my royal teenage. Yeah. But then, hindi ko nakuha yun, itinanong niya, nirecord na upang malaki. But then, you see, here, 61 years old. Dahil, alam mo kung bakit? It's not yet the time. Why? Because you look for this way. Now, the right time and the right place. Ngayon na ang panahon. Dahil hindi. Kasi kita natin ang nasa kaiso ngayon. Remember that only man will power. Because remember that man success is a woman behind. We are proud of the princess and the queen na panahon na para tayo lahat ay magkaisa na. At sana bahuin na natin ang ating mga pamamaraan at ating mga greediness, alisin natin yun. Because hindi na maganda yun. Yes. So that's all. Assalamualaikum. And before that pala, I am running for Senator Princess Lady Anne Sanidulla. Number 58 sa balota. So don't forget, sa election, number 58, mahal na mahal ko kayo ng lahat. And of course, para mag-break na ang poverty natin, ay nandito na. This is the time with Queen Hellen. Handa na natin, dahil lang ko naman, na sa pamamagitan ng ating mga lolo, the elders of the world has come up already. Na sila na mismo ang maglalabas ng grasya ng Pilipinas ng lupus. Ngayon, dito tayo. Pinaghanda ko na yan mula noon, 2010. Hanggang sa ngayon, kahit walang tulugan, pero masaya ako dahil alam ko na marami tayo na nagkakamsa. Nandiyan kayo lahat, no? Lahat ng mga liderato. Basta may puso sa tao, lalo na sa mga hirap, nandito rin kayo sa let's serve the poor. Let's save the Philippines and let's save our poor
Muslim that has been victimized by conspiracy, that has been victimized by the oligarchs, na kailangan na natin ilaban ang langis. Ang langis para sa lahat, hindi lamang bilang isang puti. Talagang handang-handa na para itaas muli ang antas ng kabuhayan ng ating mamamayang Pilipino. Maraming salamat sa inyo. Just because our interview with Queen Hellen and Princess Lady Anne, the woman empowerment from Queen and Princess of the Poor, this nation will be great again. Again, this is MJ of the Pinapanagirl of DZMJ Online. Makabuluhan. Join us.